Ginawa ni Zoe ang lahat ng kanyang makakaya nang sa ganoon ay walang maghihinala sa lahat ng kanyang pinaplano sa likod nito. Dito nga ay niyaya niya itong si Annalyn na pumunta nga sa mall upang mag-banding at nilibre pa niya ito ng mga damit. Pinasukat ang mga damit nga dito kay Annalyn at sinabi nito na huwag siyang mag-alala sa bayad sapagkat ililibre siya nitong si Zoe. Tuwang-tuwa naman itong si Annalyn, buong akala niya talaga ay totoo ang pinapakita nitong si Zoe. Dito naman ay biglang papasok ang lola na bruha nitong si Zoe. Dito nga ay maaalala ni Chantal, ni Lola Chantal, ang sinabi nga ni Moira na dati ay napahiya siya nang dahil sa kagagawan nga nitong si Lynette. Dahil ito'y sumigaw at biglang lumabas ng mall na hindi pa nga nakapagdamit ng maayos. Kung kaya't gagantin niya sa anak nitong si Annalyn. Ngayon ay gagawa siya ng pagkakataon. Dito'y nagkunwari siya na nauuhaw at gusto niya ang maglangbing kunwari dito kay Zoe. Kahit ayaw ni Zoe ay mapipilitan siya sapagkat nag-aakala naman itong si Annalyn na totoo ang sinasabi ng matanda. Yun pala ay mapapahamak siya sa ginagawa dahil may plano ang matanda. Sinabi ni Chantal kung yun ba daw ang mga damit na binili ni Zoe ay isukat na niya. Kaya naman kamalay-malay ang inosenteng si Annalyn at agad pumasok sa dressing room. At habang nga siya ay nagsusukat, doon na nga magaganap ang di ka nais-nais dahil ang tutangan nitong si Brohang Chantal ay biglang sisigaw kagaya na nga ng ginawa nitong si Lynette. Nagsisigaw ito na may sunog. Kung kaya't hindi pa nga nakapagsuot ng damit na pangbaba itong si Annalyn ay lumabas ng ito dahil sa bigla ang pagkataranta. Yun pala ay walang sunog. At nalamang niya ang matanda na napinapahiyan na nga siya at kinukuhanan pa siya ng video. Hiyang-hiya siya sa kanyang sarili dahil ang mga tao sa loob ng mall ay pinagtitinginan siya at lalo pa siyang ipinahiya dahil sinabi pa ng matanda at tingnan ang babaeng ito ang isang genius doktor kung saan nagiging isang 6-star na nga. Hiyang-hiya si Annalyn at halos takpan na nga niya ang kanyang pagmumukha. Samantala, magugulantang naman itong si Zoe dahil bigla niya makikita sa loob ng mall itong kanyang tinatagong jowa na itong ang si Dux na may kasamang ibang babae at nakaakbay pa. Kaya naman na galit na galit itong si Zoe at gusto niya itong habulin subalit hindi na nga niya nakita dahil sa bilis ng paglalakad nito. Dito naman ay minungkahin itong si Doc Lindo na tingnan na lang ang CCTV kung sigurado ba talaga siya na ang kanyang jowa ang kanyang nakita at nang makita din ang pagmumukha ng babae. Subalit dahil sa takot nga ni Zoe ay ayaw din naman niyang malaman na ang kanyang jowa ay walang iba kundi itong si Dux dahil hindi naman talaga pwedeng malaman ng lahat. Kung kaya't sabi niya ay balikan na lamang itong si Annalyn. At dito nga'y maabutan niya itong si Annalyn kung saan napapahiya na nga ng kanyang lola. Kaya naman sa sobrang inis nga nitong si Zoe ay hindi niya napigilan ang kanyang sarili. Nakalimutan niya na lola niya ang kanyang kaharap at sinabunutan nga niya ang matanda. Sinabi nito na hindi niya dapat sinaktan itong si Annalyn dahil kung gagawin pa niya ulit yon ay siya na nga ang makakalaban nito. Ano ba ang gusto niyang gawin? Bakit pinapahiya niya itong si Annalyn? Mabilis din na kumalat ang video na ginawa ng matanda kung kaya't inis na inis itong si Chang Susan at agad niyang sasabihin dito kay Lynette. Dito naman ay agad nasusugod itong si Lynette. Ngunit malina naman siya ng pinuntorya dahil buong akala niya ay galing ito kay Zoe. Si Zoe ang nasasaktan. Ang totoo ay galing ito sa matanda at ang matanda ang nagplano na ipahiya itong si Annalyn dahil sa ginawa ni Lynette noon kay Moira. Nainis ng husto itong si Lynette. Hindi niya sukat akalain na ganun din pala kasama ang ugali ng nanay ni Moira. Hindi na nga siya nagdalawang isip at agad yung sinugod ang bruhang si Chantal. At dito nga ay sinabi niya kung anong kaya niyang gawin alang-alang kay Moira ay kaya din niyang gawin para protektahan ang kanyang anak na si Annalyn. Dito nga ay agad na nilagyan nga ng stamp ang noongan ng matanda at sinabing approve. Kung gusto niya ng away ay hindi umano niya ito uurungan.